Ernesto. Mga kaibigan, welcome back sa aking channel. In today's vlog, magkwentuhan muna tayo. At ang ating pag-uusapan today is about sa magkaibigang pagong at ahas. Ito po ay isang pabula. Pabula, para sa kaalaman ng lahat, ang pabula ay isang kwento kung saan ang mga tauhan nito ay hayop. Higit sa lahat, ito ay kapupulutan ng aral. Mga ka-dreamer, ituloy na natin ang kwentuhan. Ang kwento ng magkaibigang ahas at pagong. Marahil ay di na bago sa atin ang kwentong ito. Dahil naikwento na ito sa atin ng ating mga magulang, kapatid at maging mga guro natin sa elementarya. Isang araw, sa kabukira nagkita ang magkaibigang pagong at ahas. Kamusta kaibigang pagong? Ayos lang kaibigan, mukhang masaya ata tayo ngayon. Noon pa man, ay sobrang malapit na sa isa't isa ang magkaibigan. Ano kaya kung magpabiksahan tayo? Sports lang ba? Dahil maganda naman ang panahon. Oo ba kaibigan? Matagal-tagal na tayong di nagkakasama. Ano naman ang ating gagawin? Natatanaw mo ba ang burol na iyon sa may hangganan ng ilog? Ah, yan ba kaibigan? Oo naman. Minsan ko nang napuntahan ang lugar na iyon. Ano ba ang ating gagawin? Ito ang ating gagawin. Paunahan tayong makarating sa lugar na iyon. Ah, ganun ba kaibigan? O sige, kahit mabagal ako, tumukbo, pagbibigyan kita kaibigan. At nagsimula na ang paligsahan ng magkaibigan. Sabay silang umalis at binaybay ang daan patungo sa dulo ng burol. Mabagal ang takbo ng kaibigang pagong at si Ahas naman ay sobrang tulin. Maya-maya pa, napansin ni Ahas na sobrang layo na niya sa kanyang kaibigan. At tanaw na niya ang hangganan ng burol. Nilingon niya ang kaibigan niyang si Pagong. Halos di na niya ito makita sa sobrang bilis niya ng pagtakbo. Aba, sobrang layo ko na kay kaibigang Pagong. Maigi pa magpahinga muna ako. At hintayin ko siya, pag malapit na siya, saka ako tutuloy sa pagtakbo. Tiyak naman ang panalo ko. Akyat muna ako dito sa puno at magre-relax. Magpapahinga muna ako. Umakyat sa puno ang ahas at nagpahinga. Samantalang si Pagong kahit mabagal ay patuloy pa rin sa paglalakbay patungo sa hangganan ng burol. Di na malayan ni Ahas nakatulog ito sa sobrang aliwalas ng paligid. Mahimbing itong nakatulog sa ng sobrang tagat. Siguro nasa hangganan ng burol si kaibigang Ahas at naghihintay na sa akin. Sa wakas, malapit na rin ako. Retso sa paglalakbay si Pagong at malapit na ito sa hangganan nang biglang nagising ang Ahas. Aba, nakatulog ako. Nasaan na kaya si kaibigang Pagong? Nilingon ang Ahas sa likuran ang kaibigang Pagong. Subalit, di na niya ito nakita. Nang tingnan niya sa unahan, natanaw na niya ito at malapit na sa hangganan. Dali-daling bumaba si Ahas at kumaripas ng takbo. Pagdating niya sa hangganan ng burol, naabutan na niya ang kaibigang Pagong na nagaantay sa kanya. Oh kaibigan, anong nangyari? Sa sobrang bilis mo tumukbo, naunahan pa yata kita. Oo nga kaibigan, dahil paglingon ko sobrang layo mo sa akin, nagpahinga muna ako sa itaas ng kahoy. At di ko na malaya, nakatulog na pala ako ng mahimbing. Kaya ayon, pagising ko, nakita kita malapit na dito. Paano yung kaibigan? Ako ang nanalo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Lesson learned po. Gaano man tayo kabilis, huwag nating i-underestimate ang iba. At huwag po tayong maging kampante
sa kung ano ang kakayahan natin. Totoo nga ang kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag focus tayo sa mga ginagawa, porsigido ito, gaano man kahirap kapag pinagsumikapan natin, maaabot natin ang lahat. Ang taong nagtsatsaga ay nagtatagumpay. Mga ka-dreamer, sana nagustuhan nyo ang kwento at may napulot kayong aral. Huwag po niyong kalimutang mag-subscribe, write a comment at share ang aking channel. Maraming salamat po.